Umalis ka na, JV. Pagtataboy ni Colleen sa lalaki matapos kalmahin ang sarili sa pagkagulat nang makita ito sa bahay nila mismo ni Bernard. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang address niya pero pagkakataon na rin niya iyon para tuluyang makipaghiwalay sa lalaki. Aalis ako pero isasama ko kayo ng anak ko. Alam na ni Bernard na anak nating dalawa ang bata at hindi ko hahayaang pati anak natin saktan niya. Sumama ka na sa akin, Colleen. Di ka ligtas sa kanya. Pagsusumamo ni JV sa huling tinura nito. Napaiyak na siya sa sinabi ng lalaki dahil ayaw niyang iwan ang asawa. Tama na, JV. Anak namin to ni Bernard at kung pwede, kalimutan mo na ang nangyari sa atin. Gusto ko ng matahimik na buhay, ayoko nang dagdagan pa ang pagkakasala ko sa kanya. Sigaw niya sa lalaki para tigilan na siya nito. Natitigilan si JV na di makapaniwala sa naririnig mula kay Colleen. Napakasakit para sa kanya na nagtiis ng mahabang panahon na makita ito pagkatapos ipagtatabuyan lamang siya ng babaeng mahal niya. Pagkatapos niyang mabigo kay Fatima na minahal niya rin naman, heto muling nawawala si Colleen sa kanya. Napakasakit magbiro ng tadhana. Sige, kung yan ang gusto mo. Napapalunok niyang saad habang sinisimsim ang paet ng kabiguan. Hahayaan kita sa kanya, pero oras na saktan niya ang anak ko. Ako mismo ang maglalayo sa'yo sa anak ko. Tandaan mong nasa paligid mo lang ako, Colleen. Pagkasabi noon ay tumalikod siya, pero ipinapangako niyang poprotektahan niya ang anak at ang babaeng mahal niya. Kinalma naman ni Colleen ang sarili sa pag-iyak nang tuluyang makalabas si JV. Nagpapasalamat na rin siya dahil hindi na ito nagpumilit pa. Ngayon, tahimik na sila ni Bernard. Lumipas ang buwan at hawak na ni Bernard ngayon ang DNA result. At napapakuyom siya sa kanyang kamao dahil negative iyon. Hindi sila magkadugo ni Aya, patunay na anak ito ni JV. Tama ang sinasabi ng lalaking ginalaw nga nito ang asawa niya. At dahil nangako siyang papatayin niya si JV kapag nalaman niyang eto nga ang ama ng inakala niyang anak niya ay gagawin niya iyon. Galit na galit siyang umuwi upang kunin ang barel. Nadaanan niya pa ang kwarto ni Aya kaya pumasok siya at nakita niyang naglalaro ang bata sa crib. Walang pasabing kinasa niya ang barel at itinutok sa mukha ng bata matapos magdilim ang paningin niya nang makita ang mukha ni JV sa bata. Papatayin kita, hayop ka! Sigaw niya habang nanginginig ang mga kamay. Gustong-gusto niyang durugin ang mukha ng lalaking iyon. Walang kasing sakit para sa kanya ang panuloko ni Colleen at nagbunga pa ang ginawa ng dalawa. Malaking suntok sa paglalaki niya ang tungkol sa bagay na iyon kaya walang kapatawaran sa kanya ang ginawa ng mga ito sa kanya. Bernard, huwag! Hysterical na sigaw ni Colleen nang madatnan siya sa kwarto na nakatutok sa anak nito ang dulo ng barel niya. Binalingan niya ang babae at kay Colleen niya itinutok ang dulo ng barel dahil nagdilim lalo ang paningin niya nang makita ang asawa at naglalaro sa balintataw niya kung paano nagsisiping ang dalawa sa ibabaw ng kama habang niloloko siya ng mga ito. Dagling binuhat ni Colleen ang anak dahil sa matinding takot kay Bernard na saktan ito. Nakikita niya kasi sa mga mata nito ang matinding galit. Paano mo ako nagawang lokohin ng ganito, Colleen? Nanginginig ang boses ni Bernard sa matinding galit sa mga sandaling iyon. Paano? Dumadagundong ang malakas na boses niya sa loob ng kabahayan. Bernard, patuwarin mo ko. Iyak ni Colleen sa kanyang harapan na napaluhod matapos niyang sampalin ng malakas. Dahil sa sinabi nito parang tila inaamin ng babae ang pagkikipagtalik nito sa ibang lalaki at hindi niya iyon matatanggap. Pwede siyang magluko dahil lalaki siya at walang mawawala sa kanya. Pero hindi ang mga babae, lalong-lalo na si Colleen. Nahintakutan si Colleen ng mabalandra nang muli siyang sampalin ni Bernard. Halos mabitiwan niya si Aya dahil sa karga niya ito. Pumalahaw na ang anak niya na tila ba dama nitong may masamang nangyayari. Marahil ay nakipagkita si JV kay Bernard at may inamin ito sa lalaki. Kaya bumalik sa dating ugali si Bernard. Nahintakutan si Colleen ng mabalandra nang muli siyang sampalin ni Bernard. Huwag mong sasaktan ang anak natin, Bernard, please. Ako na lang ang patayin mo, please. Pagmamakaawa niya na ibinalik sa crib si Aya at lumuluhod sa harapan nito. Hindi ko siya anak, Colleen, kundi anak niyo na lalaki mo. Alam mo ba kung gaano kasakit sa ego ko ang ginawa mo, ha? Walang kasing sakit. Napakadumi mong babae, isa kang basura. Sigaw ni Bernard sa kanya bago siya hinawakan sa buhok at itinayo. Napapailing siya sa sinasabi nito at sa sakit ng pagkakasabunot nito sa kanya. Anak natin siya, Bernard. Ano bang nangyari sa'yo? Palahaw niyang sabi, ayaw niyang sumuko habang hilam sa luha ang mga mata at dama ang sakit sa tinamong sampal mula dito.
Wala na siyang pagmamahal na nakikita ngayon sa mga mata ng lalaki, kundi matinding galit. Halintulad noong sa tuwing sasaktan siya. Napaigtad pa siya nang may kinuha itong papel sa bulsa at isinampal sa kanya. Yan ang patunay na anak niyo na lalaking yun ang batang yan, kaya papatayin ko ang lalaki mo, Colleen. Galit nitong Saad na itinulak siya ng malakas. Hindi niya naininda ang sakit ng tumama ang sikmura niya sa gilid ng kama. At pinigilan niya si Bernard. Bernard, huwag mong gawin yan. Pagmamakaawa niya, naniyakap ito mula sa likuran. Huwag mo akong hahawakan, Colleen, dahil nanidiri ako sa'yo. Patulak nitong sabi sa kanya sa kalumabas ng bahay. Nagmamadali niyang pinulot ang papel na isinampal ni Bernard sa kanya. DNA result iyon ni Aya at Bernard. At ayon sa result ay negative iyon, patunay na si JV ang ama ni Aya at hindi si Bernard. Kaya ganoon na lang ang galit na lalaki. Kailangan niyang makausap si JV dahil papatayin ito ni Bernard, pero paano? Nagmamadali siyang nag-empake, ilalayo niya muna si Aya kay Bernard. Ayon niyang mapahamak ang kanyang anak. Mabilis ang kilos na nagsilid siya sa bag ng ilang gamit ni Aya. Dibaling wala siyang madalang gamit niya, importante sa kanya ang kaligtasan ng anak. Kasalukuyan namang pinanonood ni JV ang papalayong sasakyan ni Bernard sa mga sandaling iyon. Halos paliparin nito ang sasakyan pagkalabas ng gate. Wala siyang idea kung saan pupunta ang lalaki. Nakita niya rin ito kaninang dumating na galit na galit. Marahil ay alam na ni Bernard na siya nga ang ama ng bata. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa nakabukas na gate. Hinanap niya kaagad ang kanyang mag-ina. Ilalayo niya ito mula sa kamay ni Bernard. Kasalukuyan nag-e-empake ang babae ng madatnan niya sa silid. Siniguro niya lang na hindi agad makapasok si Bernard kapag bumalik ito ng bahay. Halos madurog ang puso niya nang makita ang putok na labi ng babaeng mahal niya at hilaw ang mga mata sa luha. Di niya alam kung ilang beses nitong sinampal ang babae, pero dama niya ang sakit na tinamo nito. Hayop ka, Bernard. Wala kang ibang alam gawin kundi saktan ang babaeng mahal ko. Bulong ng isip niya nang sunggaman ito ng yakap. Nagulat ang babae pagkakita sa kanya, pero kalaunan ay mas mahigpit itong yumakap sa kanya. JV, papatayin ka ni Bernard. Umalis ka na. Hinahanap ka niya. Umiiyak nitong sabi. Dama niya ang panginginig ng kalamnan nito sa takot habang yakap siya. Alam kong gusto niya akong patayin, kaya umalis na tayo dito. Ilalayo ko muna kayo ng anak ko sa kanya. Mamaya na tayo mag-usap. Aniyang binuhat na ang anak at ang ilang gamit na inimpake nito sa kalumabas ng bahay. Dinala niya muna pansamantala si Colleen sa ama nito, dahil alam niyang kahit papano ay ligtas ito doon. Sinasabi ko na nga ba, Colleen, wala akong tiwala dyan sa asawa mo. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. Galit na galit si Mr. Mendez nang makita ang mukha ng babae na nilamog ni Bernard sa sampan. Iyak lang ang naisagot ni Colleen sa ama niya. Kasalanan niya ang nangyari dahil niloko niya si Bernard, kaya may karapatan nitong saktan siya. Nagpadala siya sa tukso, pero di na niya mababago pa ang lahat. Nangyari na ang kinatatakutan niya, hindi niya na alam ano ang gagawin ngayon. Ilang sandali pa ito matawag na si Bernard kay JV na nakikipagkita ito. Oras na para magtuos sila ng lalaki. Isa lang ang dapat matira sa kanila. Tinungo agad ni JV ang nasabing lugar ni Bernard. Galit siyang sinugod nito at pinaulanan ng suntok. Nagpambuno ang dalawa, walang gustong magpatalo. Pareho silang basag ang mukha ng dalawa bago naghiwalay. Hayop ka, JV. Papatayin kita. Bumunot agad si Bernard ng baril. Sa unang putok, nakaiwas si JV na agad dinaluhong ang lalaki upang agawin ang baril na hawak ni Bernard. Muling nagpambuno ang mga ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok. Kalaunan ay bumagsak si JV na duguan. Ito ang tinamaan ng putok.